sunset, almusal sa baba ng bahay namin. And then, nung nakakita ako ng pwesto, dito nga, maliit lang siya, umpisa. Isang area lang to. Tapos, kalahati lang, hanggang dyan lang talaga sa dulo. So, dyan yung kainan, may lamesa lang ako dyan. Hinati ko lang siya, nandito yung counter, at sa dulo yung kitchen. Nagsimula kami ng talagang isang kawali, isang kaldero, then ilang pirasong plato lang. And then, yun, sa order, matatawag namin kami before na Carinderia kasi gumagawa kami ng mga lutong ulam. Pagdating ng lunchtime, dinideliver namin yung mga nag-text, deliver kami. And then, yung nag-join ako ng Buhay Carinderia year 2014, pinalad akong manalo as the Carinderia Queen. So, malaking naitulong niya, naiambag niya sa amin kasi nga, yung mga prices na nakuha namin, which is now makikita mo nandito yung printing business. So, yan yung napanalunan kong kabuhayan showcase na in-enhance ng mister ko at ng kapatid ko. So, yung Buhay Carinderia, yung management, nakakatulong sa amin. Minsan nabibigyan nila kami ng mga clients, ganun din sa dito sa eatery, pag may mga events sila, dito sila umu-order, then di-deliver namin sa kanila. Ang madalas namin mga customers dito, yung mga nag-work. Kasi nga, so, since nasa Makati, so busy yung mga tao. So, after office, yung mga nag-work yan, dito na sila. Tapos, minsan yung iba, bago sila pumasok, umibili na sila ng pagkain nilang baon. Then, since malapit naman sa school, yung mga teachers, yan, sila yung mga customers namin. After winning the Buhay Carinderia, so na-feature kami sa Wakabuhayan Swak na Swak, tapos mga sa newspaper na na-publish din siya, tapos nagkaroon ng mga feature write-up regarding sa Buhay Carinderia, tapos syempre na-feature yung tindahan. So, yun laging na nami-mention siya. Kaya parang, yun, nakilala kahit ito sa mga. Yeah. 100% ko pa rin susuportahan ang Buhay Carinderia. Ito ang Buhay Carinderia. Buhay Carinderia.